Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Labis ang pasasalamat ng militar sa patuloy na kooperasyon ng mga residente para labanan ng communist terrorist group sa kanilang komunidad. Kasunod ito ng pagkasawi ng kilabot na leader ng New People's Army sa isang engkwentro sa Barangay Anislag, Daraga, Lalawigan ng Albay na tumagal ng 5 minuto. Kinilala ng napatay na si Antonio Abadesa alias Kaplato, Vice Commanding Officer ng Komiteng Probinsya 3 at nasa likod ng extortion activities sa nabanggit na bayan. Nakuha sa lugar ng engkwentro ang ilang mga baril, mga personal na gamit at propaganda materials ng kilusang komunista. Nakatakdang makipagpulong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang pang foreign diplomats ngayong araw. Kabilang ang ambassador ng United Kingdom, Singapore, France at kinatawan ng European Union sa magka-courtesy call kay PBBM. Kasunod dito, magsasagawa naman ng briefing si Press Secretary Designate Attorney Trixie Cruz Angeles upang magbigay ulat sa media hinggil sa mga napag-usapan ng mga opisyal. Samantala, matatanda ang nauna nang humarap kamakailan si Marcos sa mga ambassador ng bansang India, Japan, South Korea at Estados Unidos na layong palawigin at patatagin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nabanggit. Muling magkakaroon ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Nauna nang nagpayag ang kumpanyang Unioil na may nakaambang pagtaas ng piso at 20 sentimos kada litro ng diesel, habang mababawasan naman ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro ng gasolina. Sa ngayon ay higit 20 piso kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina at krudo simula nang pumasok ang taon. The 2022 Eastern Conference champion Boston Celtics. Matapos ang higit isang dekadang paghihintay, nakaakyat sa finals ng NBA ang Boston Celtics. Nasungkit ng Celtics ang kampiyonato sa Eastern Conference Finals laban sa Miami Heat sa score na 196. Gumawa si Jason Tatum ng 26 points, 10 rebounds at 6 assists na nagatid sa Celtics sa tagumpay sa Game 7 at makaabante sa finals na first time mula noong 2010. Tig 24 points naman ang ambag ni na Marcus Smart at Jaylen Brown. Si Tatum ang tinanghal na Eastern Conference Finals Most Valuable Player. Haharapin ng Celtics ang Golden State Warriors sa NBA Finals na magsisimula sa Webes. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.